papatikim namin kayo ng green mango shake. Wow. Sir, gusto kong ano eh, ang dream kong maging produkto yung kombucha. Mm. Na using either citrus, mango, or mga tropical fruits. Ang mahal ng kombucha sa mga restaurant, ha? No, so, no, yung mga Japanese restaurant, nagugulat ako yung 300 ml na bottle. 300 pesos? Wow. Eh, normally, baka mga reject lang yun. Hindi yung premium. Oo, eh, no? Hindi premium yun. Baka yung meto, konting tama. Yun ang ginagawa. Yun ang maganda sa, ano, sa processing. Yung supposed to be, wala na masyadong value. Uh-huh. Dahil may konting kaya defect sa shape or mm-mm. sa skin. Mm-mm. Pag kinonvert mo sa process, mm-mm. tumataas talaga yung value. Dalhin na natin yung car ko. Ah, sige, sir. Kasi hindi natin pwede lakarin. Medyo, apa? Medyo malayo. Malayo. Sige, so, sir. So, kailangan mo lang i-move yung... Yes, sir. Yes, sir. Ano? Sir, may iwan na po ako. Sige, sige. Hindi ka na sasama? Mamaya doon tayo sa baba. Apo. Okay. Sir, thank you. Thank you. Sobra. Ano eh, yung mga kids ko, unfortunately, walang interested sa farming. So, nung nare-realize ko na yon, and then medyo nagkakaedad na ako, sabi ko, sayang naman yung mga, ano, yung mga na-gain kong skills. So, ngayon, kaya active ako sa mga associations kasi tinatry ko impart para may mga pag-iwanan naman ako. Hindi yung ano. So yun kapag meron gusto pumunta rito to talk about yung farming, yan medyo accommodating talaga ako. Mm-mm. Yung initial video production crop na umalis po siya ng ABS-CBN. Pinroduce niya. Talaga? Broadcast sa mga forte niya talaga to. Oh. Ano, sir? Galing ka pala sa ano? TV? Oo. Oh. Saan po? 25 pa or 30 years? Opo. So, at least, yung nag-transform yung ginagawa mo ngayon. Kasi yes, focus sir. Ka sa from agriculture nga na ano. Mga... No, sir. Yung, even yung mga early work experience ko sa TV, agriculture din yung mga shows ko. Ah, talaga? Kaya... Ano yun? May talagang may interest ka lang talaga wala. Sa agri? Hindi ko alam. Na-develop lang. Na-develop lang, sir, because of the exposure. Oo nga. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. So, ang nangyayari ngayon, yung mga audience ko, they're asking me parang for those who wanted to start farming, nagtatanong sila kasi sabi nila, ako yung maraming nakausap. Mm. Parang na first-hand information from different farms, ganyan. So, baka makakuha sila ng idea, ganyan. Pwede mo nang sa network na na-develop mo, pwede mo nang i-connect-connect eh. Yes, sir. Actually, sir, sobrang maluwang na, sir, yung network. Yung, ano yun? Opportunity yun. Opportunity? But, kung kumahanapan mo ng ano na makakatulong ka pa sa ito, demo to, na-prune na namin. Oh. Machine yan, nag-prune yan. Oh, machine. Dati ano na, yung ito munang side, tapos yung in-between trees, tapos yung height kasi bababa namin ng ano siya, 4 meters lang. Ay gusto mo ibaba rin, sir? Ayoko na masyadong mataas.
dito yung... Itong water? Meron dito isang creek at saka meron pang isa doon that runs along the property line. So, madali mag-set up ng irrigation. Mm. All year round naman nakakapag-tap kami dyan for irrigation. At ay naiwan ko mga konti na lang sila. Itong buong area na to, 2021, puno yan ng papaya. Hanggat doon sa may road. Mm-hmm. Ito, linipat ko sila. So, ano nagpapahinga to, sir? Yes. Baka ang iniisip ko, pinag-aaralan ko pa yung citrus, yung calamansi. Ah, calamansi. Kasi export na siya eh. Ano talaga, sir? Oo. Export product na siya eh. So, tinitingnan ko yun. Hindi ako nag-i-intercrop eh, per block. So, mabilis lang calamansi. Ilang 2 years, parang namumunga na ng madami. Palagi ko, 1 year. One year lang? Kasi grafted siya eh. Oh. At saka go-grow mo lang siya na hindi masyad, parang bush. Maliit din, oh. Oo. Magagamit ko naman yung pruning equipment ko. Yan yung mga ibang bato na na-collect namin sa... Hirap na hirap sa init, oh. Sila sir, sa Taiwan yung juice na guava na by liter na sineserve sa mga restaurants na parang may somebody process it, tapos by liter talaga siya. Kami inaano namin pag may guest kami, biniblender. So similar siya sa green mango shake. Ang sarap eh. Ang sarap niya. Yung water pump station ko na nag irrigate sa very simple lang yung setup. And then yung tank na yun, dun minimix yung fertilizer. Tapos may venturi system siya. Hinihigop yung nandun sa tank. At sinasabay dun sa irrigation. Ito yung batch 4. Ito yung last batch ko ng honeydew. Na-realize ko, hindi kahit yung variety mo is yung okay siya for this weather. Hindi pa rin maganda yung yung growth. Bakit, sir? Yung init eh. Hindi niya kaya. Sobra na. Oo. Sobrahan. Ito yung batch 3 na tapos na namin harvest. Ito ngayon yung batch 4. Nag-shift ako. Ito white variety. Ito golden. So, ayan, lumabas yung yun nga yung mga niya. Ito nung ano mo, sir? Ang lalaki ng plot mo pala. 3.5 meters. Ayan. Baba tayo para... Sir, nagamit ko pa yung mga patong. Ay, sorry. Pangpatong sa plastic. Yeah. Kaya lang hindi na siya. Yung greenhouse namin before December, ang ganda. Pero ngayon, hirap na hirap. Dito na lang ho kayo bumaba. Wala si Wilma? Ha? Day off siya ngayon? Alika Agosto. At siya po yung nag-ooperate nung water pump at saka irrigation. Si Agosto. Si Sir Buddy. Ano po, sir? Ang nag-aalaga ko, dito isa lang. Isa lang? Siya, nag-irrigate siya rito, yung papaya, yung guava. So, kaya na nung system. So, ito yung kanyang ito yung drip line. Oh, nakabaon yung main line. Binaon namin kasi access way ng truck or ng tractor. Kaya maluluwang. Every bed may access way. So kakamukayan pag nag-harvest kami dito lalagay yung crates. And then pagdaan madali na. Oo. Hindi na kailangan
Buhatin. Sir, introduce lang kita ulit. Ay, yes. Si Sir Rico Batong Bakal po dito sa Batong Bakal Farms. At sila Sir Rico ay nasa mango, nasa honeydew, and ano yung isa, papaya. Sir? Papaya. Papaya Red product. Lady. So, ngayon, ang discussion natin ay concentrate tayo dito sa honeydew. But one thing na sobrang pagkakita ko pa lang yung setup ni Sir na realize na ano na meron talagang mga farms dito sa Philippines na high-tech din na gumagamit talaga ng technology. It just so happened na bihira ho tayong makakita kasi ang lagi nating nakikita yung mga traditional farmers. Pero kapag mga farmers na mga negosyante, makakakita ka rin ng kasing ganda ng mga farms sa Taiwan or sa Vietnam or sa Thailand. So ito, yung variety na to is called Brilliant. Brilliant. Producer ni No New. No New. Si No New, yung mga napoproduce niyang mga varieties, ang huhusay eh. Aside from yung masarap yung quality nung fruit, very productive. Okay? Yung so, plant. So, ang honeydew, from time of planting to harvest, first harvest mo is around 65 days lang. So, tomorrow, meron na kaming harvest. So, yung mga unang fruits, ang i-harvest namin. Ang tinitingnan namin, kung mature na siya, is itong ano na to, bigote tawag namin eh. No? So dapat mag-dry. Dry na siya up to here. Ito nag-start na mag-dry, so hindi pa siya pwede. Ah. No? So tapos yung color at saka tong ito sa ilalim to. Actually pwede na siya pero kasi kailangan namin medyo perfect yung ano eh. Perfect yung flavor niya. So we really patiently wait for the ano for the yung best time. Yung na-mention ni Sir Rico kanina nga na meron kasi silang very specific na market na niche na na-create. At yun ay binibigay nila talaga yung quality na established nila for that kind of market. Kaya sobrang meticulous lahat yung process dito sa farm. Ayan. Throughout the, kasi ilang years na rin, it's been how many years that we've been producing honeydew. No? So na-develop na namin yung tamang farming system para yung flavor niya no na gusto ng market na ano na namin na gawa na namin including doon sa mini-measure niyo yung bricks sir na sabi mo kanina yung kasi yun yung final quality control yung sweetness niya so very strict yan kunyari we get 5 samples or 10 samples dapat lahat pasado pag may isang hindi wala na hindi na lang pwede benta kasi may hindi ka na sure eh. Grabe. So medyo so pero yung naging instrumental for us to reach that kind of market quality okay is yung drip system yung drip oo. Kasi dati, we started, mano-mano siya. Dinidilig. So, naka-rely ka dun sa skill nung farm worker mo. So, yung consistency mo, kasi iba-iba yan eh. Magbabago-bago. Kahit pare-pareho yung ginagawa nila, minsan, the way they do it, pag hindi nasundan yung tinuturo mo, ano eh, hindi, it does not come out the same. Let's say for example, yung amount of water na nakahalo yung fertilizer, kung kinulang yung naidilig niya,
magma-manifest talaga yon doon sa plant. Yes. Well, although minsan nakatakal siya, di ba, para same yung amount, minsan nasa ano, kung paano tinunaw. Yun, simple simple things. Simple details. Yun. So, ngayon, with this system, mas ano na siya, mas consistent. Consistent siya. Okay. Tsaka hindi pagod eh. Yung tao? Oo, kasi nandun lang siya. Paandarin niya lang. Make sure na na-drain niya lang yung line. And then, pasok yung fertilizer. And then, pag natapos yung fertilizer, water again to wash the line. And then, yun na. Tapos na siya. Dito po sa area ng honey juicer, ilang gaano kalaki to? Ilang hectares to? This batch is consist of 900 plants. 900 plants. Oo. So ngayon, this around 1 hectare? 1 hectare. So iba-ibang areas din yung pagtanim. Iba-ibang batch. We started dun sa upper portion. Okay. Yung batch 1, batch 2, and then this one was completed batch 3. Okay. And then ito ngayon yung last batch for this first half, yung batch 4. Ano siya? Ang isang plant, we're trying to target mga four fruits. No? So each fruit should weigh around 2.2 kilograms. Okay. So 3,600 fruits for 900 plants. Roughly mga 8 kilos per per plant. Per plant. Times 900, 7,000 plus kilos. 7 tons. 7 tons. So, yung 800 plants. The 900 plants. Yung 900 plants translate to how many square meters? Ano lang yun? If you don't consider the yung pagitan, yung crawling space, 900 square meters lang yung planting area niya. No? Per plot. Per plant. Per. Okay. So ngayon, in terms of revenue, lagay mo na lang sa 100 per kilo. So that's roughly 800, 900, 1,000 per month. Basta per month 'yun ano mo. Wow. Only around, sir, you produce honeydew? During rainy season meron naman siyang medyo, may tunnel siya. Ah, nagta-tunnel. May plastic tunnel. So you mas ano 'yan eh compared to yung greenhouse. 'Yun mas na ano nang yung cost noon is very mas mababa. Kaya lang hindi siya sa typhoon. I mean, pwede siyang masira sa sa typhoon. So pero parang the best time to grow honeydew is the month of mag-start ka mag-plant month of September. Harvest ka ng November. And then hanggat hanggat April. January lang. Hanggang January lang. Oh, ilan months lang 'yun. So ang January mo magtatanim ka ng November. No? More than that. Ito, 'di ba, ang hirap. Hirap kontrolin eh. Ito, yan yung sickness niyang yan. Because of too much heat, ba sir? Ano ba ang reason yan? Too much dry yung season? Maniwala ka o hindi, ang reason yan is yung irrigation namin. So, dahil wala pa kaming, di ba, I mentioned we want to automate. So kasama doon yung soil moisture monitoring. So now over irrigate namin. So pag morning lumalabas yung moisture dito sa dahon. Sa dahon, yun ang nagiging cost ng growth ng ng fungus. So until I get that system in place to monitor it, doon muna ako sa
sa period where walang masyadong disease problem. Pest, mm-hmm. wala na akong masyadong problema eh. So, ang nagiging ano ko is yung disease. Okay. Sir Rico, first time akong makakita ng plot na naka-mulch na ganito kalalaki dito sa Pilipinas. Okay? Sir, why you decided na ganito kalaki yung mga plots mo? Ah. Ano ang advantage nito? Before, we used to grow honeydew. Di ba? Maliliit lang. Lang. 1.2. Yes, mm. And then, pag jump out nung vines nung honeydew or watermelon dun sa ground na may grass na, minsan natatalo nung grass yung vines. Mm. At saka, yung quality ng fruit na apektuhan. Uh-huh. Oo. So, unang ginawa namin, pinagdugtong-dugtong namin yung plastic. Yung plots, uh-huh. Yung plastic. Yung plastic lang. Di ba? Small, yun, nakita namin nag-improve. At saka mas mura maglagay ng plastic kaysa mag-clear. Mag-weeding. Mas mahirap. Mm-mm. Sir, so anong size nito po? Itong bed? 3.5. 3.5. Tapos yung height niya almost a meter. Bakit ang taas, sir? Kasi pag rainy season dito, walang tigil yung ulan. I don't know if you heard the term yung sham-sham. Nine nights na tuloy-tuloy yung rains. So nung mga nag-start ako noon, lumulubog yung mga beds. Lumulutang yung bunga. Tapos pag nawala na yung flood, pangit na yung quality. So, with this, naalis na yung ano. Yung problem na yun. Naalis na yung problem na yun. Mm-hmm. Sir, another thing, eto nga, na-mention mo kanina, sobrang laki rin ng pagitan. And ano ba, nagpapapasok ka ng truck dito? Truck or tractor. To do yung spraying, yung harvesting, or ako pag nag-i-inspect ako yung sasakyan mo, papasok mo mamaya, daan tayo. So in between rows nai-inspect ko siya. Sir, ano ang advantage nito? Kasi karamihan sa mga small farmers natin, traditional farmers, na manghihinayang yan dun sa space na to, tatamnan niya. So ano po yung advantage? Bakit kailangan i-adapt yung ganitong sistema? Well, imagine mo if you harvest, no? Mm-mm. So kung wala kang access, ibig sabihin dito lahat, bubuhatin lang dito. Bubuhati, kawawa naman yung ano. So here, yeah. Lalagay lang dito sa side pagdaan nung pag kinolect na yung harvest, yun doon sa crate. Iaabot, ang bilis. Anyway, siguro for us, because we have that market, mm-mm. and more or less yung value ng hard work namin na kukompensate kami through the prices that we sell, practical yung ganitong system. Mm-mm. In terms of volume ng harvester, hindi ba yan nababawasan yung number of fruits or kilos in a 1 hectare land, for example, dahil ang lalaki ng aisles mo? Actually, mas productive yung plant. Pwede pa yan until 6 hanggat 8 fruits, no? Kaya lang, as I said, dahil sobrang init, we cut it down to just 4 fruits per plant. Pero during October, November, as much as 8, bumababa na yung ano rito, yung vine niya. Pati dito may fruits na. Mm-mm. So, sa experience namin, on a per hectare basis, kahit ganito yung setup, mas malaki pa rin. Hindi bumababa yung production, mas tumataas pa. In terms of manpower, gaano kalaki ang natitipid mo sa ganitong sistema, sir? Kasi like, ang kailangan ko lang is one person for one batch to look after the plants every day. So that's my, pero the
for all the batches, no? I have one person who does the ano, irrigation and then fertilization. And then for the spraying, yung sprayer ko kasi ngayon, it's called yung orchard sprayer. It's the one yung nagsispray ka in between the trees eh. Meron sprayer din na pwedeng lagay sa tractor. Meron siyang boom. And then may sprayer siya na pagdaan ng tractor, yung spray. So dalawang ganun, sir. Ito yung tractor mo, dalawa, left and right, may boom siya. Na-adjust yun. So, isa na lang yung siya na maghahalo and then siya na mag-spray. Si ano may ganun? Sila Janet. Si tractor ko. Yes, sila Janet. So, I'm planning to add that to my equipment. No? Yung spray equipment. Sabi mo, sir, so isang tao lang just to look for the plants. So, basically, anong ginagawa niya? Well, from diba, from planting, una, i-inspect niya kung may sakit. Peste. Peste. So, yun yung basic. Pero while it's growing, you need to prune it eh. Yung unang prune mo, para lumabas yung dalawang vines niya. And then, once lumabas yung vines, habang lumalaki siya, you need to train the vines. Vine training. Okay. So, linalagyan siya ng mga stick so that kung saan siya pupunta. Doon siya pupunta. Mas madali kasi i-manage kaysa yung salasalabat yung growth. Okay. So, yun yung ano. And then, kapag nag-fruit na, inspect niya kung ano yung fruit sets. Tumutuloy. So, once lang ang pruning, sir, yung first lang talaga. To, para ilabas mo yung dalawang, what do you call that? Main vines. Main vines. Hindi, continuous yung pruning mo. You kasi, just maintain the two. Kasi yung for doon sa leaf niya, meron side shoot. And then doon lalabas yung fruit. Okay. No? Doon sa side shoot na yon, pag maaga siya lumabas, we take that out. We make it come out. We make the fruit come out on the pang ilang fifth node or sixth node. So that the plant is already matured. Big yung root system niya, mas ano na, mas extensive para masuportahan yung ano, yung mga succeeding fruits. Kasi if it's too early, parang hindi pa siya fully develop yung root system niya. And then nag-aalaga na siya ng bagong bunga. So hindi maganda masyado yung naging result. Ayun, so ilan po yung fruits na kailangan mong i-maintain per vine? Per vine. Per vine, per plant, sir. Per ginagawa namin per vine eh. Okay. So at this time we only limit it to 2. To 2 per vine. Oo. So possible mas maganda dito and then dito, no? So 2 yan, so dalawa doon, dalawa dito, that's 4. Pero at pag hindi masyadong ano yung panahon, mainit. As much as 6 to 8 nga eh. So meron siyang bunga dito and then may bunga pa dito. And then na-maintain niyo ano niya eh, yung sweetness. So more than that, maapektuhan na yung sizes of the fruit and the quality. Depends on yung ano mo eh, yung fertilization. I-augment mo dun sa fertilization. Tapos yung fertilization program mo, same area. You grow it October, o kaya grow it February, nagbabago eh. Iba rin. Iba eh. Ano, why, sir? Yung siguro yung stress nung puno. Ng plant. Oo. Mas stress siya ito, mga Feb. Yes. Normally, very green. Very lush. No? Ito medyo, ang daming lumalabas na. Buti lang hindi affected yung fruit, yung taste. Mm-mm. Yun ang maganda kapag ganito and then you concentrate yung fruiting malapit sa puno.
So yun dito, kapag naapektuhan na siya, at least konti na lang, hindi mo na ma-harvest siya eh. Hindi na masarap eh. Yung dulo. Pagkain na ng baka. Favorite ng baka yan. Ayun, so... Or kung pwedeng i-process. Or I mean, yung mga drinks. If there ganyan. Is, yes. Pwede din. Ang attractive ng ano niya, no? Nung color. Yeah, yes sir. Okay sir, ba't niyo pinapatungan ng tiles, yung fruit? Ng styrofoam. Styrofoam ba yan? Oo. Okay. Styrofoam. Kasi pag direct siya sa plastic, mainit yung... Magdi-discolor. Yes. At saka yung skin niya, nagka-crack. No? So, we put yung styrofoam para mas maganda yung magiging appearance. Tapos ito sir, how many times you're going to plant? Or after this cropping cycle, dismantle mo to totally and land prep? Yes, tanggalin yung plastic. Dati, re-reuse ko eh. Pero mas maganda palitan mo na lang. And then, pag nagtanim kami, dito na. Kabilang na. No? May ano pa yun eh. May naka-reserve na irrigation line. Yung main line namin, nakabaon siya. So, tapos the distribution line. Sorry, sir. So, the plant ay dito lang. Pag ganyan sila lahat. So, yung soil mo, medyo na-utilize mo na. Mm-mm. So, ang next, dito naman. Dito naman. Pag-unan naman yung vine. Yes. Then, after that, change na. Change. Land prep na. Actually, pag kamukha nun, di ba, binunot na. Oh. Tatanggalin yung plastic, maglalagay na naman kami ng ano, ng organic fertilizer, lime. Then saka, okay, so after this, bago na ano ka agad. The same plot, lalagyan lang ng organic matter, then change ka ng bagong plastic. Yes. Yun ang tinatry kong pa-manufacture, naghahanap pa ako. Yung pag-install nung plastic. Mm-mm. Yung ano na siya. Yung ganun, sir. Yes. Yung parang traktora. Tapos, kaya lang, maliliit yan eh. Ito, medyo special kasi wide, tapos mataas yung bed. Yun. Pero if I can do that, sandali lang yung 9 beds. So manual to, sir. Manual to. Oo. Doon, magastos. Mm-mm. Magastos. Pero yun, matanggal ko lang yun. Maski nga yung pag-form ng bed. Mm-mm. Hindi, siguro yun susunod, not this high anymore. Mm-mm. Pero mga half meter. If I can attach something to a big tractor that can make the bed, put the plastic mulch na ganito ka-wide for honeydew. That's one equipment I need. No? And then maganda kung na-adjust mo siya kasi yung papaya 2 meters lang yung width ng bed. So something na adjustable to the different crops we plan to plant. Part ng cultural management dito sa honeydew. Hindi natin na-discuss. Well, marami siyang pest. Maraming pest. Mm-hmm. How you manage pest? Ngayon madali eh. Ang daming products. Well, syempre, pag insect, you have to choose the right insecticide. Yes, yes. So, ang mga pest niya, mga worms. Marami yan. Or white fly. No, minsan thrips. No? Thrips. Yes. So ngayon maraming very good products to control that. Ngayon sa ano naman sa disease. Ganun din, no? Especially sa downy mildew. Kasi if I don't use yung product, ubos ano to, brown lahat, patay. Patay na siya. Although affected siya na nag-stop yung infection niya. No? So sa ngayon what we do, may
yung truck ko may water and then may yung power spray. Yun yung may lance siya na spray gun. Yun yung ginagamit. Pero siguro hopefully by the end of the mango season ma-acquire ko na yung ano na yun. Yung sprayer. Walang ano sir, biological or organic inputs to control yung diseases or pests and diseases. Well, I hope meron pero I have never come across any product yet na effectively ha makokontrol niya. But if there is, no? Normally we shift to those kinds of products yung what do you call this? Yung mga organic. Pero sa ano wala eh. Parang sa mangoes wala eh. Wala pa rin. May mga companies na nag-offer but when we tried them hindi niya ma ano eh, hindi niya ma control. Hindi niya ma control. Well, at the end of the day, it's really the health of the plant. The plant. Para mas less yung infestation. Yung interventions mo to control pest and disease. So kami very pag meron lang talaga. So, pag meron lang, hindi yung parang maski wala eh mag-a-apply ka. Okay. Yes. So sir, kitang-kita mo kahit malalayo may mga bilog kang yellow na nakikita. Normally umiikot ako pag morning, pag hindi masyadong mainit or afternoon. So pag yun nga pag nakikita ako, you know, as a farmer. Ang ano sarap sa pakiramdam. Pero ang pinaka bonus talaga when we sell to our market and then na-appreciate nila yung hard work by saying na yung they tried yung product, they enjoyed it. Yun talaga very fulfilling for us. Yun yung parang syempre yun ang gusto namin ano magawa. Sir, after ma-discuss natin lahat ng crops mo, then gawa tayo ng separate episode about the marketing, in building your own market, etc. And even doon sa ROI, economics, and things like that. Sige, sure. Okay, last sir, gaano ka itong mga technologies na ginagamit mo from the seeds, land preparation, irrigation, mulching, pati yung growth ng plant, no? Lahat yan ginagamit mo ng technology and even doon sa harvesting, no, na may pinapapasok ka to make the harvesting efficient and easy, no. Gaano ka importante sir para sa audience natin, gaano ka importante itong mga technologies na to para maging productive, viable or kumikitang kabuhayan yung farming business. Example sa honeydew. Okay, yes sir. Before I used to plant every 3 times a month. Okay. Okay, 3 batches 'yan para ma-supply yung market. Mm-hmm. So now I only need to plant 1 batch a month to supply a bigger volume, yung bigger volume of harvest compared sa 3 batches. Yun na integrate na yung drip system. Uh-oh. And then yung paglagay ng plastic mulch, yung pag-raise ng bed. So imagine yung cost savings ko compared noon at saka yung labor requirement ko. So dati 3 batches I need 3 people. To take care of ano and then very manual yung ano eh. So I need so much people ngayon. I need less and then the results are dramatically much better. And then hindi pagod yung tao eh. So kawawa rin naman yung farm workers, di ba? If very manual lahat ng operation. Actually irrigation system, if you're very successful in utilizing it, no, one cropping bawi mo ni more than 12 years ko na ginagamit. Linilipat-lipat ko lang, alam mo lang dapat alagaan sa yun yung filters mo. Oo.
Tapos yung cleaning mo, alam mo lang dapat alagaan. No? And you can use it 12 years and I can still use it. Minsan may nasisira. Pero kunyari may nasira na dripper, di na siya drip, di ba? Lumalabas na. We'll cut it eh. And then meron naman joiner. So tatanggalin mo lang yun ano na yun, yung may problema na yun. And then you can still use the whole ano. Yeah. The whole drip line. Ayan. So I guess yung pinakamagandang natutunan natin for today ay kahit lumalaki yung demand, yung market, hindi mo kailangan mag-expand, but kailangan mo lang maging mas productive yung existing. Yeah. Yes. No, para at may lalabas niya through using several technologies. Yes. Yeah. Yun lang, syempre may mas malaki yung cost. Initially, it's not that big. Ah, talaga, sir? It's not that big. Hindi masyado malaki. Magka, di ba ito, let's say 100 meters. Dati ha, yung isang roll na 400 meters, nasa 6,000, 7,000. Okay. So magkano lang yun? Immediately, savings mo eh. Sa labor, sa ano, marirealize mo na. Mas malaki pa rin. Sa fertilization. Yes. Di ba? So, actually, mas matipid mag-fertilize kapag through the drip line. Through the drip line. Mas efficient at saka mas matipid eh. Ilang percent lang siya ng total production cost. Wala man 6-8% ng total production cost. So, very small lang. Ayan. Thank you. Sir Rico, thank you. Yes. And saan po tayo next na dadalaw? Papaya or dalhin ko kayo sa papaya. Papaya muna. Okay, sir. So, huliin natin yung mango. Yes. Kasi mahabang-mahaba yung discussion sa mango. Yes. Kasi sobrang dami rin yung bagong mga technologies or mga ginagamit ni sir doon sa pag-culture, yung mga cultural management niya, including pruning. Mm-hmm. Kakaiba na, no? So, magugulat. Magugulat ang marami sa audience natin na may mga bagong technology na ginagamit para... Kasi maraming nagre-reklamo sa mga hindi daw sila kumikita. But in your case, sir, diba? Iba. Okay, Sir Rico, thank you. Okay. Amazed na ako sa Taiwan yung maliit siyang cart na pumasok sa papaya niya. Tapos dito pala, mas malalaki. ang farmer, iniisip niya parati, susulitin ko yung... Yung space. Yung space eh. Oo. Kami ay ease of work. Oo. At saka mas nagiging productive talaga yung ano, yung ayan, pag nag-harvest kami, nakakatuwa, dami. Tabi-tab, nakalinya na siyang gano'n, no? Ayan, bagsak na naman, no? Yung nakaganon yung... Oo, yung dahon. Hindi dahil sa, ano, kaka-irrigate lang yan, eh. Talagang yung sickness. Downy mildew. Sayang hindi natin na timingan yung harvest. No, wala na kayo tomorrow. Ay, di, mamayang hapon. Pa-harvest ako. Pwede ko, sir. Ay, sorry. Nag-irrigate. Walang, ano? Hindi, nag-irrigate kahapon eh. Ah. If I harvest, hindi siya ganun katamis. Hindi siya matamis. Ah. So, taga naka-timing pala kami bukas. Pero, kung... You know, just for film. Apo. Baka pwede naman. Kahit a few ano lang, sir. Uh-huh. Just to show. Ito, ibang block na naman to. Dapat to, tataniman ko ng plano ko, suha. Ah. Yung special. Kailangan special. Masarap po yun eh. Na fruit. Favorite ng ano ko, ng mom ko. Yung Davao, sabi yung pink. Mm. Ito kaya siya may plastic. Kasi nag-jump na nung bed yung yung vine. Yung vine. Lumampas na. Oo, oh, sige namin ng plastic. Yan yung pantanel namin noon. Anyway, papalitan ko na eh. Lagay lang namin ang lime at saka yung fertilizer na ano,
tawag dito, fertilizer na seaweed. Oh. So ang mangyayari, what we're gonna do next is puprune na namin. Pag prune back mo siya, pag flush niya, paglabas ng dahon, doon nalalabas yung mga bulaklak. Yung bulaklak. So talagang kinakalbong mo rin to, sir? Machine na yun na gano'n yan. Machine na. Kasi ang trend ngayon sa mga orchards, maliit ang puno pero dikit-dikit. High density. Ang to, maganda doon yung, aside from madali alagaan yung tree, yung production niya dumodoble per hectare. Mm. Like sa mangoes, yung high density nasa 30 tons. From 12, nagiging 30. So yung orchard system ko dito sa farm sa Mangga, ano na siya? Kailangan pabuhay. Dinosaur na. Oo. Ilang years na tong trees mo, sir, ng guava? Malalaki eh. Four years. Nakakatuwa. Hindi mo pala kailangan pumunta ng Taiwan. Dito pala. Pag na-prune yan at ano, gaganda. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.